guys, welcome back to my channel. And for today's vlog, guys, is share ko sa inyo kung ano ang alam ko about SSW. Kasi ito ay isang bagong visa para kayo makapunta ng Japan. Let's go! So, simulan na po natin. So, ano nga ba ang SSW? SSW or Specified Skilled Worker is a new type of visa released by the Japan government April last year. So, bagong-bago lang po siya na kind of visa. Kaya, siguro yung karamihan sa atin is hindi po familiar about it. But don't worry guys, I will help you figure it out. So, SSW guys was released or approved because nagkakalibur shortage po ng mga trabahante dito sa Japan. Sa sobrang dami ng trabaho, hindi na nila alam kung saan sila kukuha. Ganon! What are the must know about SSW? So, SSW, guys, is basing on what field of expertise or skills you have. Kasi yung SSW, guys, merong 14 fields. Divided siya sa healthcare, transportation, and land infrastructure. Meron ding agriculture and forestry and fishery yata. Tapos meron ding machinery, ganon. So, just check this website para malaman nyo kung saan kayo pwedeng mag-apply o mag-take ng chances. Okay? So, another must know about SSW, guys. SSW visa is only good for 5 years. Okay? 5 years lang siya. And, depende pa yun sa employer mo, guys, kung bibigyan ka ng straight na 1 year, 6 months, 4 months. Kasi hindi siya isang bagsakan na 5 years na ibibigay sa'yo. But don't worry, guys. As I mentioned, this is good for 5 years. Renewable siya. Pag kayo ay nakakuha na ng SSW visa, may tatak na yung residence card nyo na ng status ng SSW or Specified Skilled Worker ka, automatic na may 5 years kang may 5 years ka na pwedeng mag-work dito sa Japan. Ganon! And si SSW, guys, sa mga nagpaplano dyan na mag-apply, tandaan nyo, may 2 requirements lang siyang hinihingi. Okay? 2 requirements lang siya. First is yung skill test. Kailangan mo ipasa yung skill test. And next is yung JLPT. Kung wala namang JLPT, kasi JLPT is twice a year lang siya, July and December, pwede kayong mag-take ng JFT. Ang JFT kasi, ang pagkakalam ko, every 2 years siya. So, it's either JLPT, at least level 4, and 4, and JFT. Okay? So, yung skill test, guys, pwede kayong mag-take nun. Kasi alam ko yung ibang agency sa Pilipinas, nagbibigay ng training ng ganun eh. Pero, pag kayo naman ay confident na kaya nyong ipasa yung skill test na yun, pwede naman kayo na mag-register, tapos mag-take kayo na exam. Malay nyo makapasa kayo, di ba? Kasi wala naman siya talagang specific training na ginagawa para maipasa mo yung skill test na yun. Kasi yung skill test na yun, guys, basic knowledge lang yun about the field you're going to apply. And, by the way, guys, yung palang mga ex-trainee dyan na gusto ulit bumalik ng Pilipinas, pwede silang mag-take ng SSW visa. Pwede silang mag-apply dun. Kasi, sa pagkakaalam ko, guys, pag ikaw ay ex-trainee at natapos mo yung contract mo dito sa Japan ng at least 3 years, straight 3 years, ay pwede ka nang mag-apply ng SSW visa. Hindi mo na kailangan mag-take ng skills test at ng JLPT or JFT. Kasi nga, nakatira ka na ng 3 years dito, alam mo na yung buhay dito. For sure, alam mo na rin magsalita ng
ni Hongo. At meron ka ng 3 years experience on the field. Pero pag ikaw ay ex-trainee at mag-a-apply ng SSW, dapat meron kang evaluation or COE galing sa previous mong employer. Kasi yun yung magiging ebidensya mo para ay ikaw ay makabalik ng Japan at makakuha ng SSW visa. Okay? Ay, nakakahingal. Tapos guys, so as I mentioned kanina, hindi lang ito para pang ex-trainee, but advantage for ex-trainees kasi madali na lang para sa kanila ang bumalik ng Japan. Kasi noon guys, pag ex-trainee ka, pag tapos mo na yung contract mo, wala na, hindi ka na makakabalik ng Japan. The end, ganun. But good thing, meron ng bagong release na visa which is SSW. So welcome ulit silang makabalik ng Japan. So galing na ng Japan kasi labor shortage daw, wala silang choice. And guys, sa mga nangangarap dyan na pumunta ng Japan at magtrabaho, kahit hindi ka ex-trainee, pwede kang mag-apply ng SSW. As I mentioned earlier, just have to take the 2 exam, the skill test and the JLPT at least level 4. But before anything else guys, pag napasa mo na yun, make sure na ikaw ay makahanap ng legit na employer na tutulong sa'yo para ikaw ay makapunta dito sa Japan. Pag wala ka namang direct employer guys, pwede ka naman mag-apply sa mga agencies sa Japan. Ha? Ano daw? Agency sa Pilipinas. But you have to make sure na sila or yung agencies are accredited by POLO or POEE. Kasi yung Japan guys, nag-strict na sila. Pag yung agency mo hindi accredited ng POLO, hindi kanila tatanggapin. Meaning, hindi mababaliwala yung pinaghirapan mo, di ba? So, mas okay na yung sigurado tayo. And good thing guys, kasi yung POLO is for our safety din. Kasi at least alam ng Philippine government na tayo ay OFW na nagtatrabaho sa isang bansa. Kung ano man ang mangyari sa atin guys, aware sila, mapoprotektahan nila tayo. Kasi naging issue na yung abuse about OFW workers, diba? So, yun guys. So, I think I covered everything. Kung meron man kayong mga katanungan guys, just comment down below and I will try my best to answer all the inquiries or questions that you have. Isi-search natin yan. And I hope you like this vlog. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more videos. Bye!